Mabilis kuminos sa mga security personnel at lumapit sa mag-ina. Huwag mo kong hahawakan. Galit na bulyaw ni Cynthia sa security na akmang hahawakan siya nito. Hindi pa tayo tapos, babae. Ibabalik kita sa kung saan ka nararapat. Marain itong banta kay Lexi. Don't worry. Talagang di pa tayo tapos na nagsisimula pa lang ako. At ibabalik kong lahat ng ninako niyo sa akin. Aniya sa seryosong tono na hindi makakakitaan ng anumang emosyon. Natigilan si Cynthia na makita niyang determinasyon sa mukha ni Lexi. Natututuhanin nito ang lahat ng kanyang sinabi. Huli na mapagtanto nitong di na itong dating Lexi na madaling sindakin. Bagkos ikaw ang masisindak dahil sa mata nitong nang aarok kung makatingin. Kinuha ni Cynthia ang kanyang bag na nakapatong sa ibabaw ng lamesa at taas nung na itinungo ang pintuan. Pumihit paharap si Lexi, tinarap ang mga board member na kanina pa nanonood sa mga nangyayari. Ngayon marinaw na ba sa lahat kung sino talaga ako? Seryosong tanong nito, ngunit ni isa'y walang sumagot. Uunahan ko na kayo. Habang maabawa pa, i-pull out yun ang mga in-invest niya sa kumpanya ko. Dahil kapag napatunayan ko na isa sa inyong magdanako sa kumpanya, hindi ko kayo titigilan hanggang bumagsak ang mga negosyo ninyo. Right, Mr. Hilton? Matari niyang tanong sa asawa. Yes, wifey. Malumanin na sagot ni Cedric sa asawa na siyang ikananulok ng lahat. Tapos ng meeting. Kanina pa nakatitig si Cedric sa asawa at ngayon ay silang dalawa na lamang nasa loob ng conference room. Puno ng pananabik na hinilikan ito sa labi bago mahigpit ang niyakap. I miss you so much, wifey ko. Ramdam sa tinig ito ang labis sa pangungulila sa asawa. Tumayo si Lexi kaya't napabitaw ang asawa at saka pinaliguan ang halik ang buong mukha nito. Gano'n mo ako kamahal, Cedric? Malambing na tanong ni Lexi. Hindi ba susukat ang pagmamahal ko sa iyo, mahal ko? Higit ka pa sa buhay ko. Madamdamin itong sagot sa tanong ng asawa. Lihim na napangiti si Lexi sa sagot nito. Kung ganon, kaya mo bang ibigay ang lahat ng nais ko? Muling tanong nito kay Cedric. Kahit anong sabihin mo, ibibigay ko. Kaagad itong sagot habang patuloy na hinahalikan sa leeg ang asawa. Kaya't napatingin na si Lexi habang nakapikit. Ibalik mo sa akin si Clinton. Seryosong sagot ni Lexi na siyang kinatigil ni Cedric. Dahan-dahan itong nagangat ng mukha. Sumilubong sa kanya ang galit na mukha ng kanyang asawa. POV ni Lexi. Katahimikan ang namayani sa pagitan namin dalawa ni Cedric habang nakatayo siya sa aking harapan na may dalawang dipang layo mula sa akin. Ako na natiling nakaupo sa swivel chair. Kapwa kami nakatitig sa mukha ng bawat isa. Ang aking asawa na samot-saring emosyon na makikita sa mga mata nito. Kasiyahan, pananabik, pangungulila at labis sa pagmamahal. Hindi ko alam, baka dinadaya lang ako ng aking paningin. Ang lahat ng damdamin nakita ko sa paraan ng tingin nito sa akin. Kabaligtaran ng tingin na pinupukol ko sa kanya. Galit, pagkamuhi, matinding sama ng loob dahil sa panaloko nito sa akin. Siyang klase ng tao na magaling magpaikot at gawin kang tau-tauhan, tulad ng ginawa nito sa akin noon, para malayang maangkin lahat ng meron ako. Dahan-dahan itong humakbang papalapit sa akin, habang nanatiling magkahinang ang aming mga mata. Di maipaniwalang kinulong nito ang aking mukha sa mainit niyang mga palad. Napatingala ako at kusang pumikit ang aking mga mata, tila dinadamang init na nagmumula sa palad nito. Nahigit kong aking hininga bago lumapat ang mainit niyang mga labi sa aking bibig. Mapusok niyang hinalikan ang mga labi ko. Isang klase ng halik na puno ng pagsuyo at pananabik na tila kay tagal nang hinintay na mangyari ang pagkakataon na ito para sa aming dalawa. Di yata't maging ako'y nasasabik sa mga halik at haplos ito. Ilang sandali pa iniwan ito ang labi ko at mahigpit itong niyakap. Pakiramdam ko parang madudurog na ang buhato na dahil sa sobrang higpit ng pagkakayakap ito sa akin. Aaminin ko. Nadadala ako ng mga haplos ito at tila hinahanap-hanap din ito ng aking katawan. Bakit ganon? Sa isang iglap, dagling naglaho ang pader na iniharang ko para sa aming dalawa. Hanggang ngayon ba ay alipin pa rin ako ng puso ko? Mabilis na hinawi ang aking sarili at muling bumalik ang galit na kay tagal kong kinimkim sa puso ko. Kinalas ko ang pagkakayakap niya sa akin. Tumayo ako mula sa aking kinaupuan, lumapit sa ibabaw ng lamesa. Umangat ang kamay ko at pinasadahan ng hinalaki ang ibabang bahagi nito na bahagyang pinakupungay ng mata niya upang maging kaakit-akit sa aking paningin. Muling sinunggaban ng halik ang mga labi ko ngunit sa pagkakataon to, tinugon ko ang kanyang halik kaya mas lalo ito naging mapusok. Hanggang sa gumapang pababa ang labi nito sa leeg ko. Gano'n mo ako kamahal, Cedric? Malambing na tanong ko dito. Hindi masusukat ang pagmamahal ko sa iyo, mahal ko. Higit pa sa buhay ko.
Mahigpit kong naikuyo ang aking kamay nang marinig ko ng sagot nito. Sinungaling? Ito ang nais kong isigaw sa pumuka niya. Kaya ba niya ako nagumpagtaksilan? Kaya ba nagawa mong ipagpalit ako kay Chloe? Napakaraming tanong na nais kong ibato sa pagmumukha nito, ngunit mas pinili ko nilang manahimik. Unahin muna ang kapakanan ni Clinton. Kung ganun, kaya mong ibigay lahat ng nais ko? Muling tanong ko sa kanya. Kahit ano sabihin mo, ibibigay ko. Ibalik mo sa akin si Clinton. Bigla itong huminto sa paghalik sa aking liig. Inalis ang kanang kamay nito na ngayon ko lang napansin na nakapato na pala sa kaliwang dibdib ko. Nagangat ito ng mukha at saka tumitig sa akin ang seryoso nitong mga mata. Madilim ang araw ng kanyang mukha at di nakaligtas sa aking paningin ang pagtiimbagang nito. Halatang nasaktan siya sa naging sagot ko. At kapansin-pansin ang malakas sa pagtaas-baba ng dibdib nito, naratang nagpipigil lawag sumabog. Hilingin mo ang lahat, huwag lang ang lalaking yon. Walang emosyon itong saan na siyang kinadilim ng mukha ko. Ibalik mo sa akin si Clinton ngayon din. Sa tono ng pananalita ko, ibatid nitong hindi ako magpapatalo sa kanya. Kaya isang matalim na tingin ang pinuko nito sa akin. Hinaklit niyang braso ko at bagya akong inila papalapit sa kanya. Bakit naghahabol ka sa lalaking yon? Bakit? Naikama ka na ba niya? Mas magaling ba siya sa akin kaya gano'n na lang pagkahumaling mo sa kanya? Matigas itong tanong sa mataas na tinig. Para itong isang bomba na biglang sumabog. Pak! Isang malakas na sampal ang pinadapo ko sa kalamang pisngin nito. Kung magsalita ka, kala mo kung sino kang matino? Ang bilis mo yatang makalimot kung paano mo ako niloko. Kung paano mo ako pinagsamantalahan ang kainosentihan ko. Kung paano mo akong pinaikot sa mga palad mo na parang asong sunod-sunuran sa lahat ng nais mo. Pak! Pagkatapos sabihin lahat ng yon, nasundan pa to ng isa pang malakas sa sampal. Bago ito'y tulak ng malakas papalayo sa akin. Ano bang pinagsasabi mo? Naguguluhang tanong nito sa akin na kung umakto, tila inosente sa lahat ng mga nangyayari. Hindi mo na mabibilog pa ang ulo ko, Cedric? Kailanman hindi na ako magpapautu sa'yo. Babawiin ko ang lahat mula sa inyo. Ang lahat, Cedric, maging ang kalayaan ko. May diin ang bawat bigkas ko sa mga salitang lumalabas sa aking bibig habang matalim na nakatitig sa mga mata nito. Mabilis kong dinampot ang aking bag at nilabas ang maliit na patalim. Tinanggal ko ang takip sa kanilapat ang talim nito sa aking pulso. Biglang nalaki ang mata ng aking asawa at nagsimula itong maging balisa. Halata ang matinding takot sa mukha nito. Subukan mong lumapit. Hindi ako magdadalawang isip na ibaon ang patalim nito sa pulso ko. Matigas kong saad ng akpa na sana itong lalapit sa akin. Bahagi ako pang idiniin ang talim nito sa balat ko, kaya tuloy ang sagsugatan ng aking balat. Namutla ng husto ang mukha ni Cedric na makitang dumaloy ang pulang dugo ng asawa sa braso nito. No, please, sweetheart. Huwag mong gawin to. Mag-usap tayo. Pagsusuma mo niya sa asawa, I'll give you 5 minutes para dalhin sa harap ko si Clinton ng ligtas. Utos ito sa matigas na tinig. Na mga sandaling iyon parang unti-unti, pinapatay si Cedric na sa pinapakita sa kanya ng asawa. Hindi niya sukat akalain na magagawa nitong isugal ang buhay niya para lang sa lalaking yon. Talagang durog na durog ang puso niya at parang gusto niyang magwala dahil sa matinding sakit. Ngunit mas nangibabo pa rin ang pagmamahal niya para sa asawa. Binaliwala niyang sakit at magsipagtuunan ang kaligtasan nito. James! Malakas sa tawag nito sa kanyang tauhan. Mabilis nang pumasok ng conference room at ganoon na lang ang pagkasindak nito sa eksenang nadatnan. Dalhin niyo ang lalaking yun dito ngayon din. Mariin niyang utos at nanatiling nakatitig sa asawa. Ngayon din niyang master. Ibaba mo yan, sweetheart. Binigay ko na ang gusto mo. Malumanin na wika nito sa asawa. Ngunit tayong pag-iling lang ang naging tugon nito na walang tiwala sa kanya. Na mga oras na yan halos makapigil ni nga ang bawat segundong lumilipas dahil sa matinding tensyon. Lexi! Pagkatapos sa ilang minuto napalingon si Lexi nang marinig niya ang tinig ni Clinton mula sa pintuan. Mabilis na lumingon ito at wala sa loob na napangiti na makaligtas ang kaibigan. Mabilis na lumapit si Clinton kay Lexi. Shit, what are you doing? Nag-aalala lang tanong ni Clinton. Natigilan si Lexi na mapansing putok ang gilid ng labi ni Clinton kaya galit siyang humarap sa asawa. Inisang hakbang ni Lexi ang pagitan nilang dalawa. Di inaasahan ni Cedric ang sunod na ginawa ng asawa. Isang malakas na santok ang pinakawalan nito. Tumama sa panga ni Cedric na siyang kinatras nito. Napamura siya na makadama ng sakit. Maging si James hindi makapaniwala. Ito ang unang pagkakataon na may nanakit sa kanyang amo ngunit wala siya magawa dahil asawa nito si Lexi.
Lihim na nakangiti si Clinton dahil sa ginawa ng kaibigan. Iniisip hindi siya nagkamali na sa pantaha kay Lexie. Hindi ka pwedeng umalis. Kailan muna natin mag-usap? Aniya sa matigas na boses. Matapang na sinilubong ni Lexie ang tingin nito. Bitawan mo siya. Galit na utos ni Clinton kay Cedric. Huwag kang makialam dito dahil asawa ko si Lexie. Matigas na tagon ni Cedric. Naisa nitong sampal kay Clinton kung ano siya sa buhay ni Lexie. Naglaban ang titigan ng dalawa. Walang nais na sumuko hanggang sa pumagitna si Lexie. Clinton, mauna sa kanabahay ko. Ako nang bahala dito. Aniya sa malumanin na tinig bago tinitigan to sa mata para ipabatid sa kanya ang nais niyang mangyari. Nakakaunawang tumango ang binata bago lumapit kay Lexie at tinalikan to sa noo. Mag-iingat ka, hihintayin kita sa bahay. Malambing nitong wika. Alam ni Lexie na sinasadyang inisin ito sa Cedric, kaya lihim siyang natatawa sa kalokohan ng kaibigan. Bago ito tumalikod, isang matalim na tingin ang binigay nito kay Cedric. Halos hindi na may pintang mukha nito. Marahil kung walang asawa, baka napatay niya ng binata. Nang tuloy ang makalabas ng conference room si Clinton, nagtaka si Lexie. Ba't biglang nawala sa kanyang tabi ang asawa? May bumalik to galing restroom na may dalang basang panyo. Na makalapit kay Lexie, nang gigigil na pinunasan nito ang noo ng asawa, pati ang braso nitong hinawakan ni Clinton kanina. Teka, bakit may tatapon ang damit ko? Naiinis na tanong ko sa asawa. Dahil niyakap ka ng gagong yun kanina at ayokong maamoy ang amoy niya sa katawan mo. What? Di makapaniwalang submit ni Lexie. Lihim na natatawa si James dahil alam niyang nagngingit-ngit sa matinding selos ang kanyang amo. Pagkatapos talian ang sugat ni Lexie sa pulso, hinaban ni Cedric ang suot na coat at siyang sinuot sa asawa. Bakit nakaharang ang sasakyan niya dito? Galit na sita ni Cedric sa racing car ni Lexie. Tawagin niyong may-ari nito at iharap niyo sa akin. Maring utos sa mga tauhan, ngunit ang lahat tahimik. Ano naman kung ibalandra kong sasakyan ko dyan, e pag-aari ko naman ang kumpanyang to? Naiinis sa tanong Lexie na kinalingon ni Cedric sa kanya. Ang susi? Aniya bago ni lahat ng kamay sa harapan nito. Padabag tong binigay ni Lexie. Isang malalim mabuntong hininga ang pinakaunan ni Cedric bago inihagis ang susi kay James sa kahinang asawa patungo sa kotse. Saan mo ko dadalhin? Galit na tanong Lexie. Sa bahay. Kailangan natin mag-usap. Seryosong sagot ni Cedric sa asawa. Nagpatiana na lang si Lexie dahil iniisip niya kailangan talaga nilang mag-usap pa ba maibigay niya rito ang kanilang annulment. Dahil sinisidido na siya makipaghiwalay sa asawa. Alas 6 ng hapon, nagsimulang magtakip silim na huminto ang sasakyan ni Cedric sa harap ng mansyon. Tahimik na bumaba ng sasakyan sa Cedric tsaka naghintay sa pagbaba ng asawa. Habang sa hulihan ng kanilang sasakyan, huminto ang racing car na si Lexie at James na nagmamaneho. Mahigpit na hawak ni Cedric ang kamay ng asawa, wari may natatakot mawala sa kanyang tabi. Giniya niya to papasok sa harap ng mansyon hanggang sa bungad ng pintuan na kailera mga katulong. Mula sa dulong bahagi na nakailera mga kasambahay, nangahas na magtaas ng mukha ang katulong na si Liza upang palihim na sulipan ng amo na matagal ng pinagpapantasahan. Ganun na lang ang panalaki ng kanyang mata na makilala ko sinang babaeng kasama ng amo. Binalat na matinding kaba ang puso ng dalaga, halos bumutla ito nang makita niya si Lexie. Bago patuloy ang pumasok sa loob ng mansyon na mag-asawa, ay mabilis na umalis ang dalaga sa kanyang kinatatayuan upang magtago sa kusina. POV ni Lexie. Ano bang pumasok sa kokote ko at pumayag akong sumama sa bahay ni Cedric? Gayong maaari naman kaming mag-usap sa aming opisina. Bakit papagdating sa lalaking ito, hindi gumagana na maayos ang utak ko? Pakiramdam ko, bumabalik ako sa pagiging tanga ko noon. Habang naglalakad kami, papasok sa loob ng mansyon nito, isa-isa kong tinititigan ang mukha ng mga katulong. Nang mamulat ang aking isipan sa totoong mundo, saka ko lang napagtanto ang mga panlilinlang sa akin ng mga taong nasa paligid ko. Nakaramdam ako ng galit na maalalang muli ang bawat eksena. Mula sa nakaraan, nagising ako mula sa malalim na pag-iisip nang marinig ko na isinado ni Cedric ang pintuan. Saka ko lang napansin nandito na pala kami sa loob ng kwarto namin mag-asawa. Lumipat ang aking tingin sa mga mata nitong seryoso na nakatitig sa akin. Tila pinag-aaralan bawat anggulo ng aking katawan. Masaya ako't bumalik ka na sa akin. Aniya sa malumanin na tinig habang humahakbang ito palapit sa akin. Nanatili akong tahimik sa kinatatayuan. Sa totoo lang ng mga sandaling ito, malakas ang kabog ng dibdib ko. May kung anong pakiramdamang tila humahalukay sa aking sikmura.
hanggang tuminto na kalapit at huminto sa mismong harapan ko. Nilapit niya ng hustong mukha sa aking mukha na halos kalahating dangkal ang layo. Kusang pumikit ang mata ko nang tumamang mainit na hininga nito sa aking mukha. Dalagahat ito ng kilabot sa buong pagkatao ko. Aayusin natin ang lahat, Lexico. Magsimula tayong muli. Nagmulat ako ng mata at napako ang mapula niyang labi. Pakiramdam ko'y bigla ako nauhaw kaya't napalunok ako nang wala sa oras. No! Nandito ako para pag-usapan ng tungkol sa annulment. Matigas kong sagot. Pilit sinusupi na mahiwagang damdamin namin na nagsisimula na namang umusbong mula sa kaibuturan ng puso ko. Hinawi kong aking sarili para makapag-isip ng tama. Napansin ko nagdilim ang kanyang mukha at nagangarit ang mga bagyang nito, marahil dala ng galit. Di ko inaasahan nang bigla ko nitong sakalin sa leeg. Halos hindi na ako makahinga. Napahawak ko sa dalawang kamay nito at pilit inaalis ito sa aking leeg. Annulment? Decidido talaga ang iwan ako ng dahil lang sa lalaking yon? Aniya sa mahinang boses pero may diin ang pagkakasabi nito. Tila wala na to sa kanyang katinoan habang nilisik ang mga matang nakatingin sa akin. Patutunayan ko sa iyo na simula pa nung una pag-aari na kita at kaya kong patayin ang lalaking yon sa mismong harapan mo. Ganit itong sabi. Ramdam ko ang panginig ng kanyang kamay. Naramdaman ko na ilang sandali na lang malapit na akong malagutan ng hininga at halos nagdidilim na rin ang paningin nang bigla niyang bitawan ang leeg ko. Bumagsak ako sa sahig na habol kong aking hininga habang umuubo. Hawak ang aking leeg sinisikap na makalanghap ng hangin. Naubos yatang lakas ko at halos hindi ko na magawang tumayo. Di pa ako nakaka-recover mula sa pagpapakasal nito. Hinaklit niyang braso ko at tinila ko patayo. Kinaladkad ako nito patungong banyo. Ano ba, Cedric? Nasasaktan ako. Hiningal kong sabi. Ngunit tila wala itong narinig at patuloy lang sa paghila sa akin. Annulment? Tayong kamatay lang makapaghihiwalay sa ating dalawa. Tandaan mo yan. Sigaw nito na tila isang kulog na kumalat sa buong kwarto. Na mga oras ito para ibang tao nasa harapan ko. Napakalayo niya sa dating Cedric na laging malambing kung makipag-usap sa akin noon. Ito ang unang pagkakataong nakita kong ganitong ugali ng asawa ko. Di ko alam ngunit nakadama ako ng takot. Nakikita ko matinding pagka-obsess ito sa akin at sa tingin ko, hindi niya matanggap na nais ko na makipaghiwalay. Mukhang malabo nang makamit ko pa ang kalayaang nais ko.